Hi mga mommy, this is Lorena, lactation coach of Zalor Mom Infant Care Services at ng Arugaan. Isa ako sa mga gumagabay sa mga nanay tungo sa ikatatagumpay ng kanilang pagpapa-breastfed sa kanilang mga baby. Sa video kong ito ay nais kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa baradong daluyan ng gatas sapagkat napakaraming mommy ang mga nai-encounter namin na may ganitong problema. So, baka isa ka sa mga mommy na nakakaranas ng clogged ducts ngayon. Kung isa ka sa mga mommy na may ganitong suliranin, samahan ako hanggang sa huli upang mapag-usapan natin kung ano nga ba ang maaaring gawin. Mga treatment para sa clogged milk ducts at kung paano ito maiwasan. At kung ikaw ay bago lang sa channel kong ito, huwag kalimutan na i-subscribe ang channel ko at paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa iba ko pang mga videos. Okay, tara at umpisahan na nga natin. Paano mo malalaman kung ikaw ay may baradong daluyan ng gatas? Karamihan sa mga mommy ay nalilito. Ano nga ba ang clogged ducts doon sa normal lang na mga lumps sa breast natin? Of course, natural lang talaga sa mga nanay na nagpapa-breastfed na maraming makakapa na mga bilog-bilog sa loob ng breast. Kasi nga, dahil nga sa may gatas, di ba? Pagka once na yung balloon, example na lang natin, no? Malagyan siya ng air. So, of course, nag-e-expand yan. At pag natatanggalan ng air, of course, nag-e-shrink naman, no? Parang, ayun, medyo lumiliit naman. Kaya, pag ikaw ay may milk, yung daluyan ng gatas mo, or yung lobules sa loob ng breast mo, yung bahay gatas, ay nag-e-expand. Kaya may mapifeel ka talaga ng mga bilog-bilog sa breast mo. Ngunit, paano mo malalaman kung ikaw ay meron ng baradong daluyan ng gatas? Una, mapifeel mo na parang may pasa sa loob ng breast mo. Na hindi mo pa naman nahahawakan o napipress o napipindot yung breast mo, ay may kakaibang nararamdaman sa breast. Mapifeel mo din na parang may mga tumutusok sa breast mo na akala mo may mga karayom, may burning sensation na nararamdaman sa breast mo at pwedeng umabot na sa punto na may pamumula mismo sa skin ng breast mo kung saan may nakakapaka na bukol na masakit. So, ayan, pagka ganyan, mapifeel mo talaga na may clogged ducts ka. Pagka wala ka namang napifeel na masakit, pero may nararamdaman ka ng mga bilog-bilog, pero parang chill ka lang, pwedeng natural lang kasi talaga yon, kasi may milk ka. Pero pag yon ay masakit na, may pamumula na sa skin, ng breast, or may mga may mahapde sa loob ng breast mo hanggang sa skin, may parang mga tumutusok, burning sensation, discomfort sa loob ng breast, pamimigat na may kasamang pananakit, pwedeng meron ka na ngang clogged ducts. Ano nga ba ang mga sanhi ng pagkakaroon ng clogged ducts? Isa na doon yung skip feeding o pagliban sa pagpapa-breastfed. Kung ikaw ay nagpa-pump, pwedeng nag-skip ka rin sa schedule ng pumping mo. Eh, alam naman natin na ang milk natin ay tuloy-tuloy lang yung production. Kung sanay, ang katawan mo na every 3 hours ay nagpa-pump ka, and then, ang nangyari, 4 hours o kaya ika-5th hour na bago ka nakapag-pump, pwedeng mauwi na yun sa clogged ducts. Pero, lucky sa ibang mga mommy, dahil pwedeng hindi naman nangyayari yon. Pero, may iba kasing mga mommy na nag-skip lang sila ng ilang oras sa pagpapump ay nauuwi na sa clog. Iba-iba lang talaga yung katawan natin, hindi pare-parehas. Okay, so, ano pa nga ba yung ibang dahilan? Bakit nga ba nauuwi sa pagkakaroon ng clog milk ducts? Isa na din yon yung mga tight clothing or ng masikip na bra. Especially pag ang bra mo ay merong wire. Na pag may wire, talagang mas naiipit. Lalong-lalo na sa ilalim na parte ng breast mo. So, hindi nakakadaloy ng mabuti yung milk. Nagkakaroon ng pressure. At kung saan nagkakaroon ng pressure dun sa breast mo, ay possible na
pwedeng doon din sa area na yon o sa portion na yon ng breast mo magkaroon ng clogged ducts. Kaya iwasan na nga po natin ang magsuot ng masisikip na damit o masisikip na bra, yung mga bra na merong wire. Ayun, iwasan po natin na magsuot muna na, ng mga ganon habang ikaw ay nagpapa-breastfeed. Kung maaari lang ay yung relax lang na damit. Lalong-lalo na kapag nasa bahay din lang naman tayo, malamang pwede na rin, hindi na rin tayo magsuot ng bra. Kung feeling mo napakabigat ng breast mo at kailangan na may support din naman, okay lang din naman yung bra, pero yung ano lang, yung maluwag lang siya, yung tipong tama lang na makapagbigay ng support pero hindi masikip. Sa mga mommy naman na nagpa-pump at hindi nagpapa-direct latch, ay pwede rin maging dahilan ang pump sa pagkakaroon ng clogged ducts. Lalong-lalo na kapag hindi angkop ang nipple mo yung flange ng pump, naiipit. Naiipit ng flange ng pump yung paikot ng areola mo. At habang nagpa-pump, maganda rin po kung tutulungan na rin ninyo na i-massage yung breast ninyo. Kasi may mga ibang parte ng breast na hindi masyadong natatanggalan ng milk. Iba talaga siya dun sa pagka nagde-direct latch na ang baby ay may dila para humagod, para makalabas yung milk. Pero yun nga, syempre, dapat tama din talaga yung latch ni baby. Kasi kung mali din lang yung latch ni baby, hindi rin mangyayari na makakalabas ng maayos yung milk. So, ganun din sa pump. Lalong-lalo na ang pump, wala siyang dila. As in, parang alam mo yun, suction lang talaga. Kaya mas mainam kung tutulungan na rin natin ng massage-massage, hagod-hagod sa breast natin habang nagpa-pump tayo. Para yung ibang mga milk na pwedeng na-stuck lang doon sa loob ng breast, pwedeng mailabas din yon. Especially yung mga hind milk, kasi ito na yung pinaka mas more creamy na part ng milk sa breast natin. Ito na yung mas mahirap ilabas ng pump. Kaya napaka-importante din talaga na matutunan natin paghagod-hagod sa breast natin habang tayo ay nagpa-pump. At huwag natin kalimutan na mag-hand express after pumping. Kasi doon sa areola, madalas naiiwan yung ibang mga milk kapag nagpa-pump. Syempre dahil yung flange, nakaipit nga siya doon sa may areola. So, yung mga hind milk, naiiwan sila doon sa mismong likod ng areola. Kaya isa din yon na nagiging sanhi ng pagbabara. Ang maling pagkakab o wrong latching ay isa din sa mga dahilan kung bakit nagbabara ang daluyan ng gatas natin. Kaya kung maaari ay itama talaga yung latch. Tungkol naman dito sa proper latching ay pag-uusapan natin yan sa next video ko. Kaya abangan po ninyo, tututukan natin ang tungkol sa tamang pagkakab ni baby. So ngayon, nakafocus tayo ngayon kung ano nga ba ang mga dahilan ng baradong daluyan ng gatas. Pag ikaw ay problematic or ikaw ay stress, nag-aalala, yun nga, yung mga worries na yan, anxiety, hindi rin magiging maganda yung flow ng milk mo kasi hindi marirelease yung oxytocin hormone, hindi ka relax, pero hindi ibig sabihin na nawawala yung breast milk mo or natutuyuan ka ng breast milk pag ikaw ay na-stress. Kasi diba yun lagi yung mga sinasabi, huwag ka ma-stress, mawawala yung milk mo o matutuyo yung gatas mo. Actually, hindi naman basta ganun na natutuyo yung gatas ng mommy. Kung hindi, hindi lang nakakadaloy ng mabuti. Kaya yun yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng clogged ducts ang ibang mga mommy dahil dito sa stress o dahil sa pagkaalala. Mommy, it's okay not to be okay sometimes. Pero kahit hindi naman tayo magiging feeling better, no, yung ating mga pakiramdam, wag naman natin isipin na wala tayong gatas kasi lalo tuloy na ihina yung milk natin. Nandyan lang yan, pwedeng hindi lang nakakadaloy ng mabuti. So, ano yung dapat gawin? Mas more ipalatch si baby at kailangan tama talaga yung latching. Mami, pag sa tingin po ninyo na wrong latch si baby, please check
his lip and tongue, baka po tongue-tied or lip-tied ang baby ninyo. Pag sakaling lip-tied or tongue-tied nga si baby, pwede po kayong magsadya sa ating mga pediadentist upang iparilis ang lip-tie or tongue-tied ni baby. Kailangan din nasa komportableng position kayo sa pagpapabreastfed ni baby. Dahil pagka nasa maling position, pwedeng maapektuhan din yung attachment ng bibig ni baby sa inyong mga breast. So, maapektuhan talaga yung latch, yung good latch. So, marurong latch. Magiging shallow latch lang yung paghakab ni baby at hindi siya makakakuha ng enough milk. At kahit marami kang milk, hindi pa rin mabubusog ang baby mo. Kailangan deep latch para mas makakuha ng maraming milk si baby. Makakuha siya ng enough milk for him, for her. At syempre, pag mas nare-release ang milk, pag mas more, mas naiinom ni baby yung milk, posibleng hindi ka magkaroon ng clogged ducts. Mas chill ang feeling. Actually, for me, I suggest na kung maaari sana, mas more direct latch than pumping. May mga ibang mga mommy na chill lang naman sila sa pump. Pero, may ibang mga moms, o mas maraming mga moms, ang hindi masyadong chill sa pump. Sa pumping kasi, 45% ng mga mommy ay okay lang. Wala silang problema sa pumping. Mas nakakapag-release pa rin sila ng milk. Pero, 60 or 55% sa mga mommy ay nahihirapan talaga sa pag-release ng milk through pump at mas madalas na nagkakaroon sila ng clogged ducts. Mainam din yung iba-ibahin yung posisyon ng paglalatch ni baby. Pwedeng football hold position, cradle hold position, or cross cradle position, side lying, at laid back position, para mas makukuha ni baby yung milk, mas makakaikot siya doon sa may areola mo sa pamamagitan ng iba-ibang posisyon ng pagpapabreastfed. At kapag ikaw ay may napifeel na clogged ducts sa may gilid ng breast mo, mas makakatulong yung football hold position. At pagka may clogged ducts ka naman dito sa mas malapit sa may chest area mo, mas makakatulong yung cross cradle position or cradle hold position. Pagka may clogged ducts ka naman dito sa may taas ng breast mo, makakatulong yung dangle feeding. Pero pwede mo pa rin naman iba-ibahin yung position sa paglalatch. Tulad ng nabanggit ko kanina, mas maganda nga pagka iba-iba yung position ng latching para mas makuha ni baby yung mas maraming milk. But of course, hindi naman ibig sabihin na parang bawat feeding niya, iiba-ibahin mo yung posisyon. Eh, hindi naman ganon, no, mommy? Baka isipin mo na parang, oh my God, kapagod naman yun, na parang iiba-ibahin mo yung posisyon habang nagbe-breastfed si baby in one feeding. Okay, like example, sa ngayon, nag-feed ka. So, syempre, iunahin mo ang posisyon kung saan may napifeel ka na masakit sa part ng breast mo or portion ng breast mo, like, kunyari, sa may side. So, unahin mo yung football position. And then, sa next feeding, of course, ibibigay mo yung kabila pagka done na siya sa isa or sa susunod na feeding niya. Pag bumalik ka na naman sa kabilang breast, sa susunod na feeding niya, ay pwedeng cradle hold position naman yung gawin mo. Or pwedeng, depende kung ano yung napipil mo, like dangle feeding or whatever, ganyan, no? Pero, ma'am, pagka ikaw ay may clogged duct sa side, iwas muna tayo sa side lying. Dahil yung breast milk natin ay umaayon din lang yan kung ano yung position natin. Like example, tayo ay nakaupo. So yung gravity ng milk mo ay mas more nandito sa ilalim ng breast mo. Pagka ikaw ay naka-side lying, nandito sa gilid ng breast mo. Tapos madadaganan mo pa. So hindi masyadong marirelease. Kaya pagka may clog ka sa side ng breast mo, I suggest na mag-football position ka at iwas ka muna sa pagsa-side lying. And then, pwede mo ring hagud-hagurin ang gilid ng breast mo habang si baby ay naglalatch para mas may tulong para makuha ni baby. Mas mapupush yung milk
papunta doon sa may areola mo. Okay? Ang breast massage ay isa din sa pinakamainam na paraan para mas ma-release yung clogged milk ducts mo. But of course, yung direct latch, naku, napaka-chill niyan, mas nakakatulong talaga na ma-release. Pero, yun nga, makaka-help din yung breast massage sa breast mo. At pag may stubborn clogged ducts ka, pag hirap talaga makalabas yung milk, pwede kang maglagay ng wet warm compress. So I suggest wet warm, not dry warm compress. Kasi pag wet warm compress, mas nakakatulong yung parang moist niya or yung what you call that, yung parang dumpy na yung damp na cloth, yung ma-absorb ng skin ng breast natin, yung sa loob ng breast natin, para makatulong para mag-soften yung tissues ng breast at mas more mas makadaloy yung milk natin. Pagka dry warm compress, mas yung skin lang or yung fats lang ang naiinitan. Alam mo yun, yung pwedeng mas mag-worsen. Lalo na kung merong inflammation or swelling dun sa tissues ng breast mo, pwedeng mas mag-worsen. So, I suggest wet warm compress. And then, after mga like 5 to 10 minutes or 15 minutes, yung kaya ng breast mo, at kaya din ng breast mo yung init, ayun, after mo i-apply yung wet warm compress, massage. I-massage mo na yung breast mo, pwede kang gumamit ng oil, like VCO or yung, coconut oil, VCO, coconut oil, at huwag po tayong gagamit ng mga lotion or yung mga pang body massage na oil. Kasi alam naman natin na si baby ay mag-breastfed directly sa breast natin. Or kung nagpa-pump ka, syempre, pwede kasing yung scent ng oil na ginamit mo ay mapunta dun sa milk mo. Yung VCO or yung coconut oil, edible oil yon, so safe lang siya ipang-massage sa breast. Okay. About sa breast massage, ay meron nga po akong ginawang video for that. Hindi ko alam kung napanood nyo na yan kasi medyo matagal na, mga ilang months ago na. Pwede kong ilagay ang link na yan dito sa description box para pag sakaling nais ninyong matutunan kung paano nga ba ang breast massage, pwede po ninyong panuorin yun. Para hindi humantong sa mastitis ang simpleng clogged ducts ninyo, habang maaga pa ay i-treat na ito. Okay mga moms, so ito po muna yung aking maibabahagi tungkol sa clogged milk ducts. Maraming salamat po sa pagsama sa akin dito sa video kong ito, and I hope may natutunan po kayo kung paano po i-treat yung clogged milk ducts at iwasan ito. Thank you mga moms again. This is Lorena, your Nanay Lorena, nagsasabing God bless us all. Go go lang mga mommy sa breastfeeding. Malaking tulong 'yon para sa baby ninyo, sa kalusugan ng inyong sanggol. At alam naman natin na yung breast milk ay God made at pinaka best gift ever na maibibigay ninyo sa inyong mga baby. Okay mga moms. Bye!